Noong last episode ay napag-usapan natin ang kahulugan ng tabletop games. At ngayon naman ay mali ako doon. Noong last episode ay napag-usapan natin at bitin. Noong last episode ay napag-usapan natin ang kahulugan ng tabletop games at nagbigay tayo ng konting kasaysayan tungkol dito. Binanggit din natin kung gaano kasikat ang paglalaro ng tabletop games sa iba't ibang tao ng mundo at ipinakilala ang mga sikat na personalidad sa industriyang ito. Nilinaw din ni Pinoy Meeple ang pagkakaiba ng tabletop game at ng board game, na kung saan ang tabletop game ay mas malawak ang sakop kaysa sa board game. Nagtanong din tayo sa iba't iba nating mga kababayan kung ano ang pagkakaalam nila sa mga larong ito. At higit sa lahat, inakyat ang pitong mundo, nilangoy ang pitong dagat, at nakipaglaban sa pitong dragon. Haha! Wish ko lang. Napag-usapan din natin nung last episode kung gaano kalawak ang tabletop gaming sa iba't ibang dako ng mundo. E paano naman kaya dito sa bayan ni Juan? Kumusta naman kaya ang mga tabletop games dito? Pero bago tayo magsimula, please click that like button and subscribe to this channel para updated kayo sa mga susunod na episodes. You can also leave a comment down below and share this channel. Tama-tama ito. Almusal muna tayo, guys, ha? Kasi kailangan natin ito dahil marami tayong gagawin mamaya. So, guys, nga pala. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung mga tabletop games dito pagdating sa Pilipinas. Tsaka, alamin natin yung mga experience ng mga designers, publishers, ganyan. Tsaka, siguro yung mga enthusiasts, no? Para alam natin kung ano ba talaga yung iniisip nila tungkol sa mga tabletop games. Alamin din natin kung saan ito nagsimula. Hopefully, no? Karoon tayo ng proper documentation para dito. Pero sa ngayon, syempre, kapi muna tayo. Kutsinta, nakantama, bagay sa kapito. Ayun mo pala. Sa imada. Sakto. Alright, sige. Kalakas muna tayo, guys, ha? See you later. A few moments later. Nabanggit ko rin ba sa inyo na meron na rin tayong mga local or Pinoy na tabletop game designers? Alam ko nabanggit ko yun eh. Many hours later. Oo, nabanggit ko nga nung last episode. Kaka-check ko lang eh. alam ko na. Ang maganda niyan, makausap natin sila. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, madami tayong gagawin today eh. Magabiyahe tayo. Susubukan natin kumuha ng mga interviews sa ilan nating mga kaibigan sa local tabletop game industry. Mga designers, mga publisher, para alamin natin ang kanilang pananaw at experience. Okay ba sa inyo? Okay. Sa totoo lang ay mahirap humanap ng data tungkol sa kasaysayan ng tabletop games sa Pilipinas. Dahil walang masyadong information kung saan makakakuha ng research ng eksaktong araw, pangyayari, tungkol sa topic na ito. At kung meron man kayong kilala or mga sources na pwedeng makatulong, ay bekenemen, guys! Please let me know! You can send me a message at any of the links provided sa description ng ating channel para mas mapaganda pa natin ang ating research. Okay ba yon? Sana hindi ma-traffic, kaya huwag kayong bibitaw. Put your seatbelts on and enjoy the ride. Tara na! Kaya katulad ng nasabi ko doon sa aking unang episode, na dahil sa kakulangan ng budget, manpower, sapat na research, at kung ano-ano pang kailangan sa isang kompleto at heavy production, ay minabuti naming tawagin ang proyektong ito bilang isa lamang pagtingin sa mundo ng tabletop gaming. Ito ay hindi sapat na batayan
ng kasaysayan o isang purong historical documentation. Kumpara sa ibang bansa, ang tabletop game sa Pilipinas ay hindi pa ganoon kasikat at malayo pa ang kailangan nating lakbayin upang mas makilala ang ating mga kababayan kung ano ang uri ng mga larong ito. Total, malayo pa naman ang biyahe natin, magkwentuhan muna tayo tungkol dito sa mga early beginnings ng tabletop games sa ating bansa. Pero paano nga ba nagsimula ang tabletop games dito sa atin? Ayon sa website ng jstor.org, ang ilan sa aming mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga lumang laro ay hango sa libro ni Stewart Cullen na pinamagatang Philippine Games at nalathala sa American Anthropologist Volume 2, Number 4 noong ika-19th century. Ang sabi sa libro, ang ibang mga nakasulat dito ay galing sa mga reports ni Mr. Alexander R. Webb na dating konsul ng Estados Unidos sa Manila noong 1892. Makikita dito na ang ibang mga katutubong laro ay maaaring nag-ugat sa mga larong Spanish, Chinese, Malay, at Hindu. Ang ilan sa mga larong ito ay ang pungitan. Ito ay nilalaro sa pamamagitan ng pagguhit ng dalawang magkaibang sukat na bilog, ginuguhit sa sahig o sa isang board o patungan, ang isang maliit na bilog sa loob ng isang mas malaking bilog, at ginagamitan ng shells o mga kabibe na kung saan ay inilalagay sa gitna ng board ang isang shell at ang isa naman ay sa guhit ng malaking bilog. Ang bawat manlalaro ay magpapalitan sa pagpitik ng kanilang mga pato sa pamamagitan ng paglalagay ng shell sa gitna ng hinlalaki or thumb at hintuturo or forefinger. Pero minsan, ginagamitan din ito ng simpleng pagpitik lamang. Ang goal ng larong ito ay para tamaan or patalsikin ang shell na nakapwesto sa maliit na bilog hanggang sa makalabas ito sa malaking bilog. Para pala itong larong holen or jolens na madalas ko ring laruin noong bata pa ako at madalas din akong makipag-away pag madaya ang kalaban. Tablita. Ang tablita ay ginagamitan ng 26 na maliliit na parisukat or square boxes na nakaukit sa lupa or board at mga bilog na tingga na inihahagis sa ibabaw ng maninipis na kawayan. Ang bawat manlalaro ay maghahagis ng barya or tingga na kinakailangang lumapag sa loob ng square box at hindi tatama sa linya ng guhit ng parisukat. Kung sino ang pinakamadaming nalapagan sa loob ng box gamit ang tingga ay siyang panalo. Kahawig ito ng mga larong perya na umuubos ng barya ko noong araw. Naalala ko pa nga na baso or plato ang pwedeng mapanalunan. Pero madalas, olats. Cara Cruz. Ito ay ginagamitan ng cardboard na may hati sa gitna, mangkok or bowl na gawa sa clay, kapirasong balat or leather, at dalawang barya or coins. Ang cardboard ay nahahati sa dalawang hilera na kung saan ay nakasulat ang cara na nagpapakita ng isang pisngi ng barya na may nakadrawing na mukha at cruz naman sa kabilang pisngi na nakadrawing ay isang cruz or cross. Ihahagis ang dalawang barya sa loob ng mangkok at ang resulta ay depende kung papaano babagsak ang mga barya. Kung nanatili sa loob ng mangkok ang mga barya or isa lamang ang lumabas sa loob ng mangkok, ito ay tinatawag na false play at walang panalo kaya uulitin ang laro. Kung ang mga barya naman ay lumabas sa mangkok na parehas ang resulta o nagpapakita ng parehas na guhit ng mukha or cruz at makikitang nakatihaya, ay panalo ang mga manlalarong naglagay ng taya sa loob ng tamang panig or tabi. Kung ang resulta naman ay magkaiba, halimbawa, ang isang pisngi ay kara at ang isa naman ay cruz, mapupunta sa bankero or nagpapataya ang mga barya. Ito ay isa sa mga paboritong laro noon, mapababae o lalaki man, na hanggang ngayon ay meron pa rin mga naglalaro. Prinola. Hindi yan. Hindi rin yan. Yan. Ang larong prinola ay ginagamitan ng isang board na nahahati sa 6 at may mga nakaukit na butas mula 1 hanggang 6 sa bawat box. Ito rin ay merong isang die na kinakailangang paikutin sa loob ng platito or saucer. Pagkatapos paikutin ang die, ay tinitingnan ang resulta nito at aalamin kung sino ang manlalaro ang naglagay ng kanyang taya sa napiling numero sa board. Parang larong trumpo na may halong swerte sa bawat hinto ng pag-ikot.
Okay, quick fact. Ang larong prinola ay nag-originate sa Latin America na ginagamitan ng isang maliit na trumpo na may iba't ibang resulta pagkatapos itong paikutin. Madalas itong laruin sa Mexico tuwing sasapit ang Dia de los Muertos or Day of the Dead. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang okasyon na ito ay hindi ipinagdidiwang para sa mga patay. Bagkus, ito ay pagbubunyi para sa mga buhay or celebration of life. Ngunit ayon sa ibang research, ang larong ito ay nagmula pa sa sinaunang laro na titotum ng China. Tsungka or tsungkahon, mangkala. Ah, at syempre, ang kinikilalang isa sa mga katutubong laro, ang sungka. Ito ay nilalaro gamit ang isang kahoy na lalagyan na hugis bangka at may 7 butas sa magkabilang hilera at 2 mas malaking butas sa bawat dulo na tinatawag na ulo or bangko. Ginagamitan din ito ng 78 na magkakasukat na kabibe or shells na nilalagay sa maliliit na butas ng sungka. Ang 2 manlalaro na nakapwesto sa magkabilang banda ay salitang kukunin ang lahat ng mga shells sa isang maliit na butas para magsimula. Ang mga shells ay isa-isang ilalaglag sa mga maliliit na butas, kasama ding lalagyan ang isang malaking butas sa kaliwa ng manlalaro. Kapag naubos ang hawak na shells sa kamay, ay kukunin muli ang lahat ng shells sa butas, kung saan inilagay ang huling shell hanggang sa maubos ito at mapuno ang malaking butas na lalagyan ng bawat players. Kung sino ang pinakamaraming shells na naipon sa lalagyan ay siya ang panalo. Ayon kay Alex DeWoot ng American Museum of Natural History, New York, sa kanyang research na Philippine Sungka and Cultural Contact in Southeast Asia na nalithala noong January 2010. A wooden boat-like board. What we can derive from these early written sources is that a mancala game was already being played in Southeast Asia in the 17th century with a name that is cognate with today's game of sungka or kanka. However, the rules are not described in enough detail to conclude that this game is the same game found today, and early descriptions of game rules are scarce for any mancala game. Yet, a description of these rules is essential to show the existence of a pattern of dispersal of mancala in Southeast Asia. Bukod sa mga nabanggit, ay marami pa palang ganitong klaseng laro nung araw. Beer chapa. Puti, pula, itim. Tapatan. Dama. Kapona. Ripa. Chabiki. Bilyar di barimbau. Meron pa. Ayon kay Wikipedia, ang sintak. Sintak, also called kuru or balanzi, among other names. It is very similar to modern knucklebones but is indigenous in origin. Instead of a bouncing ball, it uses a larger stone called ina-ina or mother that the player tosses up into the air and must catch before it hits the ground. During the throw, the player gathers smaller stones, also seeds or cowries, called anak or children. All of these actions are done only with the one hand. Kung pamilyar ka sa larong jackstone, ay marahil may idea ka na dito. Maraming baitang ang larong ito, na habang tumatagal ay pahirap ng pahirap. Ang ilan sa mga baitang na ito ay tinatawag na kuhit-kuhit, agad silid, hulog, bumbong, simara, laglag bunga, and lukob. Ang huling parte ng laro ay tinatawag na pipi, na kung saan ang nanalo ay pipitikin ang buko or knuckles ng natalong manlalaro. Aray! Ayon naman sa Teaching Village, ay meron pang isang sikat na laro noong araw, ang siklot. Siklot means flick in the Philippines. It is a game similar to jacks or jackstones. The objective of the game is to successfully flick stones that are dropped on the floor. Each player starts with 6 or more stones. But there are variations. Children who live along coastal parts of the country prefer seashells or pebbles. Children in rural areas prefer seeds, while children in the cities prefer marbles. Paano nga ba nilalaro ang siklot? Maraming bersyon ang larong ito, pero ang pinaka-common na mechanics ay ganito. Ang bawat manlalaro ay binibigyan ng hindi bababa sa 6 na buto or seeds
bato or pebbles o mga kabibe or shells. Ihahagis ito sa ere at sasaluhin sa pamamagitan ng likod ng kamay. Ang pinakamadaming bato na nasalo na tinatawag na biik o piglets ay siyang unang titira sa laro. Ang lahat ng mga bato na nahulog sa sahig or board mula sa paghagis ay siya namang magiging taya at pato ng mga manlalaro. Isa-isang pipitikin ng bawat manlalaro ang mga bato. Oops, oops, oops! Hindi mo basta pwedeng pitikin ang mga yan. Kinakailangang isa lang ang pwedeng tamaan. Kung merong tatama ang iba, ay matatapos ang iyong tira. At pagkakataon naman ng susunod na mga players hanggang sa maubos ang lahat ng mga bato. Ang player na nakakuha ng pinakamadaming bato ay siyang panalo at bibigyan ng isang bato bilang tanda na meron na siyang isang panalo. Pwedeng ulit-ulitin ang larong ito. Kung sino man ang makakuha ng pinakamadaming bato ay siyang idedeklarang champion ng siklot. Nandito na tayo. Alamin natin ngayon kung ano ang masasabi ng ating mga kaibigang Pinoy board game designers at publisher na walang sawang tumutulong sa proyektong ito. Pero pag-uusapan natin yan sa part 3 ng ating mini-series. Kaya abangan dito lang sa Pinoy Meeple!